Magno, ikaw? Oh, ako nga, ang manugan mo at sa ayaw at sa gusto mo, pipirma ka. Kung di, ngayon pa lamang ay hindi mo na makikita ang anak mo't apo mo. Sige! Subukan mong bunutin ang baril mo at mauunang sasabog ang ulo mo. Limuel, anong ibig sabihin nito? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mong pusakal ka? Oo, pusakal nga ako. Anay ng lipunan. Gawain hindi tama ang kinabubuhay ko sa araw-araw. Pero sino ang gumawa ng pagiging pusakal ko? Sino? Hindi ba't kayo na nagsasabing pamilya ko? Nasaan kayo nang kailangan ko ang sinasabi niyong pamilya ko? Lemuel, patawarin mo ko. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo, pero maniwala ka't sa hindi. Araw-araw kang laman ng aking isipan. Hacienda Monteverde, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Hacienda Monteverde! Nakaraan, inalok ni Don Felix Monteverde ng halagang 200,000 si Manuel. Subalit, imbis na matuwa o tanggapin, ay mas pinili pa nito ang manatili sa poder ng sindikato. Hindi napigilan ni Don Felix ang galit sa animoy katangahan ni Manuel sa napakalaking halagang alok ay tinanggihan niya para lamang magmukhang loyal sa sindikato. Bagamat sa pag-iisa ni Manuel ay napapaisip ito, samantala kamungtik nang makapagsalita si Iya nang tanungin siya ng kaibigan kung nagkita na ba sila ni Manuel. Sa mansyon naman ay muling ipinaramdam ni Magno ang paghihimutok nito sa sawa sa hindi pagsuporta sa kanyang hiling na maging CEO ng kumpanya. Dahil nga wala si Don Felix na siyang may-ari ng kumpanya. Sa lumang bahay naman kung saan itinago ang bihag na si Don Felix ay ipinarating ng kanilang bossing ang isang panawagan na magkakaroon ng paligsahan at ito ay kung sinong makapagpapapirma kay Don Felix ng isang sulat ay may extra bonus na 200,000 plus na grand vacation. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang kinamagatang Hacienda Monteverde! Mga kasama, tahimik lamang ng saglit. Bungad, Gilang. Bago ko ituluyang magpakalasing, sabihin ko muna para maintindihan nyo ang sasabihin ko. Bakong mamaya ko pa sasabihin, ilasing na kayo. Hindi nyo na alam kung ano ang pag-uusapan natin. Ano ba yun? May misyon si Bossing
at dadaanin niya sa paligsahan para hindi boring. Anong paligsahan? May ipapagawa si Bosing sa inyong lahat. At kung sino man ang mananalo, ay may extra bonus siya sa oras na makuha niya ang gusto niya. Ano ba? Anong gagawin namin? Kung sino man sa inyo ang makakapagpapirma kay Don Felix ng isang sulat, ay may 200,000 pesos. Plus isang linggong bakasyon sa lahat ng parte ng bansa. At si Bosing ang taya. 200,000 plus gun vacation? Oh, matagal na yan. Oh, ito naman ang panibagong kalit. Maliit nga lang. Sa bagay, paunang bayad lamang kung tutusin. O ano? Gusto nyo ba? O naman. Extra bonus lamang pero... Ha! Malaki na yan! Ikaw, Manuel. Natahimik ka yata. Oo naman. Malaking halaga na yan. Makakabili na ako ng mamahaling panregalo sa chicks. Pero kung isa sa inyo ang hindi makapagkumbinsi kay Don Felix, ay ako ang hahawak. At sa ayaw at sa gusto nyo, pipirma siya. Alam na ninyo ang aking abilidad pagdating sa mga ganyan. Ano ba yung papel na ipapapirma natin kay Don Felix? Gusto ko yun. Gusto ko. Blankong papel. Blankong papel? Blankong papel? Parang mahirap yun ah. Blankong papel ay papipirmahan kay Don Felix? Sabi, ang kulit mo. Bakit naman blankong papel? Bakit hindi na lamang dun sa mismong papeles? Maraming pwedeng mangyari sa pagpirma ni Don Felix sa blankong papel. Ha? Alam mo, si Bosing Wise, hindi yun magiging mayaman kung hindi ginagamit ang utak. Tama nga naman. Ano? Bukas natin umpisahan ang paligsahan. Bukas na, bukas. O ba? Sige. 200,000 pesos plus isang linggong bakasyon? Saan ka pa? Mayigit isang linggo na ang nakakaraan. Pero, wala pa rin si Papa. Nasaan kaya siya? Nakabiis ka. Linggo ngayon na. Saan ka pupunta? Diyan lang. Saan ang diyan lang na sinasabi mo? Pakialam mo. May pakialam ako dahil asawa mo ko. Asawa? Asawa nga ba ang turing mo sa akin? Hindi yata eh. Hindi ko nararamdaman ang asawa. Ako ng isang anak ng si iyo. Andyan ka na naman eh. Hindi ka pa ba nakaka-move on sa usapin na yan? Desisyon ng board members na panatilihin si Papa bilang CEO kahit wala siya. Mahirap bang intindihin yun? Ewan ko sa iyo. Baka alis na nga. Ano ka pa naman, Magno? Lahat na lang ng luho mo, ibinibigay ko sa'yo.
Pati pa ba ang CEO na posisyon ni Papay? Gusto na rin ang kinin? Mami? Oh, nandyan ka na pala anak. Nasa lubong ko ang daddy at nakasimamot. Nag-aaway na naman ba kayo? Meron lamang kami hindi pinagkakaunawaan ng daddy mo, anak. Nagiging madalas na yata ngayon ang hindi nyo pagkakaunawaan ni daddy? Ay, ewan ko ba dyan sa daddy mo? Nagiging bugnutin itong mga nakarang araw. Pansin ko nga rin eh. Siya nga pala. Galing ako sa presinto. Anong sabi sa'yo? May balita na ba sa lolo mo? Wala pa nga po. Pati yung kuha ng CCTV camera sa mismong parking lot ni lolo ay hindi nakuha. Anak, salamat. At nandyan ka na tumutulong sa paghahanap sa lolo mo. Napakabait na tao ang lolo, mami. Deserve niya ang tulungan. Dahil siya man ay maraming natulungan. Sinasasanod. Ayaw eh. Ayaw ba talaga? Ayaw eh. Mas gusto pang mabugbog kaya sa pumirma. Sinaktan mo si Don Felix? Kung yun ang paraan para pumirma, bakit hindi? Kaya nga palig santo eh. Kung sino man ang makakapagpapirma kay Don Felix, ay siyang mananalo. Eh, ba't mo sinaktan? Eh, bakit sa akin ka nakatingin? Sila ang nanakit at hindi ako. Magdaya kayo kung sasaktan nyo. Kaya nga paligsahan, kung sino ang makakapag-kumbinsi sa kanya na hindi siya sinasaktan. Eh bakit si Bogart? Sasaktan na naman niya kapag hindi natin napapirma. Eh, ikaw ba ang katiwala ng organisasyong ito? Leader nga siya dito eh. Kaya magagawa niya ang gusto niya. Tayo, tagasunod lang nang ipinag-uutos niya. Oh, boyset, makalis na nga. Baka mapapilma ko siya. Huwag mo siyang sasaktan. Oo na! Sugat ko, dumugulit, o Panginoon ko, bigyan mo ba ako ng sapat ng lakas para mabuhay pa ako? May parating na naman, ano kaya naman ang kailangan nito? Ano? Nagkapag-isip-isip ka na ba? Pipirma ka na ba? Bakit ako pipirma sa isang blankong papel? Hindi. Kahit anong gawin nyo. Huwag mo nga akong sagutin ang panibagong tanong. Pipirma ka o hindi? Hindi. Huwag mo ubusin ang pasensya ko. Pipirma ka o hindi? Oh, kahit anong gawin nyo, hindi ako pipirma sa blankong papel na yan. Ang tigas talaga ng ulo mong matanda ka. Ito. Itong sigurong gusto mo, no ha? Ano? Makikipagmatigasan ka pa rin ba? Ha! Gusto mo talagang masaktan ka, no? Ha? Ito ba?
Nay! Ah! Anong ginagawa mo? Gago ka talaga, no? Anong ginawa mo kay Don Felix? Pinapipirma ko nga eh! Paul, yung ginagawa mo? Nasa paligsahan tayo. Lumaban ka ng parehas. Walang sinabi si Bogart na may Ross ang pagpapapirma sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Bogart? Kung wala sa atin ang makakapagpapirma sa kanya, ay siya ang huli. Ibig sabihin, may plano siya para mapapirma siya. At ano sa akala mo? Mapapapirma mo siya nang hindi mo siya sinasaktan? Wala ka na ron. Sige! Papirmahin mo siya at babantayan kita. Ha! Tingnan ko lang kung mapapapirma mo siya nang hindi siya sinasaktan. At pag sinaktan mo siya, disqualified ka! Ewan ko sa'yo. Ano ka na? Iwan muna natin siya at makapagpahinga. Salamat naman at kahit papaano eh. Tumigil na ang pagdurugo ng sugat ko. Muling lumugo ang sugat ko dahil sa pagdiin na magayon sa ulo ko kung saan may suka. Magamat may kunti pang kirote. Hindi kasing sakit nang idiniing mabuti ng bukloy na yun. Salamat talaga at dumating si mabait. At ipinagtanggol ako mula kay bukloy na ito. May papalapit na naman. Sino naman kaya ito? Kumusta ka na, Don Felix? Salamat at siya dumating. Palagay ko eh, hindi sinabi sa mga kasamahan ang alok ko sa kanya. Dahil siguro iniisip niyang saktan ako. Mabait nga. Don Felix? Ano yun? Natahimik ka. Malamang ay pinag-iisipan mo na ngayon kung anong gagawin mo. Alam mo eh, lahat kami dito ay mga tauhan lamang. Sumusunod lamang kami sa lahat ng mga iuutos sa amin. At siguro, maiintindihan mo yun. Dahil ikaw man ay may mga tauhan. Dinig ko nga eh, CEO ka sa iyong sariling kumpanya. Kung napalito ka para papirmahin ako. Nagagsaya ka lamang ng iyong laway. Patayin mo na lamang ako, pero hindi mo ako mapapapirma sa blankong papel na yan. Don Felix, naaawa ko sa iyo. Ayoko mang papirmahin ka sa blankong papel. Ay gagawin ko. Dahil tulad ng sinabi ko, trabaho lamang itong ginagawa ko. Walang personalan. Hindi ka na dapat pang manakit ng kakapwa mo. Kung tatanggapin mo lamang ang alok ko. May alok din sa amin. Sa katunayan, paunang bayad lamang ang 200,000 na ibibigay sa amin. 200 milyon ang alok ko sa'yo. Wala halos sa kalingkingan ng 200 milyon sa 200,000.
ang 200,000 na ibibigay sa amin ay agad kong makukuha. Samantalang ang 200 million mo, alanganin. Wala ka palang idea kung gaano ako kayaman. Laki ako sa hirap. Ordinaryong tao lamang ang madalas kong nakakahalumilo. Ano nga palang pangalan mo? Bakit mo tinatanong? Pwede kong gumawa ng sulat na may pirma ko na magsasabi sa bangko na ibinibigay ko ang 200 million na yun kapalit ang kalayaan ko. Ano? Alam mo ba kung paano? Magipagtulungan ka sa akin. Sa papaanong paraan? Pipirma ka sa blangkong papel. Akala ko, iba ka sa kanila. Wala ka pa rin palang pinagkaiba sa kanila. Meron. Anong meron? Iisa ang gusto ninyong ipagawa sa akin. Ang mga pipirma ko sa blangkong papel na yan upang may sulat ninyo dyan sa lahat ng gusto ninyo na may paintulot ko. At dyan ay hindi mangyayari. Don Felix, kung hindi mapapirma ng maayos, si Bogart ang magpapapirma sa iyo. At gagawin sa iyo kung anong ginawa ng mga kasamaan ko. At mas matindi pa. Samantalang kung makikinig ka sa suggestion ko, pwede pa kitang matulungan. Paano? Magipagkasundo ka muna sa akin. Sa papaarong ang paraan. Pipirma ka sa blangkong papel. Papapir nga ba ni Manuel si Don Felix? Ano ang pakikipagkasundo ang sinasabi ni Manuel? Mga kaibigan, sundan bukas sa pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Hacienda Muntiverde! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Amy Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato, Adam Bustamante! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.